ang babae yung naging biktima ng pabubugbog, halimbawa, nabubugingin yung asawa, ano po, parehas lang naman po yung magiging kaso ninyo, Rasulito. Yun nga lang, may kalugtong po na in relation to 9262. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, kung napatunayan ng hukuman na walang kagundag-undag, kayo nga ang nabubog sa inyong asawa, kung ano po yung kapag-usahan na sinasabi ng 9262, yun po yung ipapataw sa inyo. So, mas madigat po yun kaysa dun sa kaparusahan sinasabi no, serious physical injury or slight physical injury. So, isa lang po ang ideologiya at logika po ng batas ng 9262. Wala pong, hindi po pinapatulog o hindi sinisigil no po yung karapatan ninyo at yung otoridad bilang tatay. Ang layunin lang po ng batas, no po, ay mawala yung anumang uri ng karahasan sa ating lingkungan. No, lalo-lalo na yung mga karahasan na naranasan ng mga babae at mga bata. No po, anong uri pa yan ng karahasan? Maging physical man yan, sexual, mental, economical, wala po yung kuwang sa ating lingkungan. No po, anumang uri ng karahasan. Yun lang po yung ginagarantiya ng batas. No po. So, ano po yung mga objective, no? O lalatingin nitong servisyo ng airpad? Una po, magkaroon ng positibong pagtingin at konsepto ng sarili ang mga tatay. No po? Ito kasi, minsan hindi na natin nabibigyan halaga yung sarili natin bilang tatay. Kasi nga nandoon tayo na parating na lang, dahil mataas yung pagtingin sa atin bilang tatay, nandun tayo sa konsepto na dapat nagbibigay natin sa lahat ng oras yung mga pangangailangan ng ating pamilya at ng ating anak. Ano ba yan? Pagkain, tirahan, damit, edukasyon. Na po? Pero tandaan po natin, kahit gaano pa po natin kagusto, gawin araw ang gabi, no po, kahit gaano tayo masubsob sa trabaho, no po, kahit kahit kalabaw na tayo sa trabaho, darating at darating ang panahon na hindi pa rin sasapat yung kinikita natin para masiguro na ibibigay natin lahat ng pangailangan ng ating pamilya. Tama po ba? Diba? Kahit halimbawa, mangisda ka pa dyan isang buong buwan, hindi ka umuwi, no? May pagkakataon pa rin kailangan mong manguka para may makain kayo. No? Bakit kaya? Kasi dapat maintindihan rin po natin bilang tatay na tayo ay tao lamang. Tayo ay may limitasyon din. No po? At yung pakilala po sa ating hangganan at limitasyon bilang tao, hindi po yung sinyalis ng kahinaan bilang isang lalaki. No po? Isa po yung sinyalis na pinahalagahan ninyo yung mga sarili ninyo bilang tatay. No po? So yun, isa pa, para malinaw at mapag-usay ang pakakaalaman, kaugalian at kakayahan ng tatay sa paghahanda sa kanilang anak, sa kanilang paglaki at pagtanggap ng responsibilidad at pagpapalaki sa anak ng may pangalagang espiritual. Ito po, paghahanda sa anak na lumaking responsable, medyo mabigat din po ito na gabay natin bilang tatay. Bakit po nasabi? Kilala niyo po ba si Coco Martin? Sino po yung nakakakilala kay Coco Martin? Taas kamay. Lahat. So, hindi na ako napatataasin. So, dahil kilala niya po si Coco Martin, malamang kilala niya si Carlo Dalisay. No? So, bakit napasok si Carlo Dalisay? Si Carlo